guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay mahilig mag-alaga ng halaman? Alam niyo po ba mga bossing ko kung sino man po yung tao na mahilig mag-alaga ng mga may buhay kagaya po ng halaman at ganoon din po ang hayop, yan po ay nagbibigay ng swerte po sa atin. Kaya mas mainam na maging mahilig po tayo sa ganyan kung kayo po ay isa rin sa napakahilig po sa mga pampaswerte. Alam niyo po ba mga bossing ang ilan pa sa mga halaman na magbibigay po sa atin ng swerte? Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. 'Cause you never feel this way. It's my lucky day. Lahat naman mga bossing ko na mga halaman na may buhay ay swerte po yan. Depende na lamang kung saan mo ito ilalagay kasi may tamang lagayan po niyan at meron pong hindi dapat nalalagyan na pwesto para tayo po ay swertihin. At ano po ang mga iba pang mga halaman na magbibigay po sa atin ng swerte? Alam niyo po ba mga bossing, ang mga maling halaman na posisyon sa ating tahanan ay nagiging dahilan din po kung bakit nagiging mabigat ang takbo ng ating pamumuhay. Kung kayo po ay may mga nabanggit ko kagaya dati ng mga halaman na may mga dakta at may mga tinik, yan po ay sumisimbolo ng kahirapan ng buhay. At ganun din po ang mga dakta, sumisimbolo po yan ng luha. Kaya kung kayo po ay may mga halaman na mga may dakta at ganun din po ang tinik, sa harapan ng inyong tahanan at maging nagpapasok po kayo sa loob ng inyong tahanan na mga ganyang uri ng halaman, yan po ay sumisimbolo po sa atin ng kabigatan ng daloy ng swerte sa ating buhay. Yung tinik po, problema po yan. At di ba po yung madalas yung mga tinik ng mga pighati ng ating pamumuhay, yan po yung sinasabi nila, panay problema. Tinik, yan, matinik, matilos. Ayan, yan po mga yan, yan po sumisimbolo ng mga negatibo sa loob at labas na ating tahanan. Kaya hindi maganda na yan po ay meron kayong halaman na ganyan sa inyong harapan ng tahanan, lalo-lalo na po sa loob ng inyong tahanan. Ngayon, ano-ano po ang mga halaman na unahin ko po muna at balikan ang mga magagandang halaman at kung ano pa ang mga magagandang halaman na pwede po ninyong ilalagay sa inyong pong harapan at ganoon din po sa main door at pwede nyo rin po ipasok sa loob ng inyong tahanan. Ito po, ang mga halaman po na mga magaganda ay kagaya po ng aking mga nabanggit. Yan po ay ang money tree. Ganon din po, ang money tree po, napakadaming uri ng halaman na tinatawag na money tree. Magtanong po kayo sa mga halamanan at higit sa lahat din po yung mga halaman na tinatawag na money tree, yung po mga may bilog-bilog po na bunga na kulay berde. At tapos, pag po siya'y nahinog ay namumula-mula, swerteng halaman din po yan. Magtanong po kayo sa halamanan. At meron din po doon yung parang damo, akala mo'y damo, pero maliliit po siya na butil-butil na kulay green, pero pag nahinog ay pula, swerte rin po yan. Kaya mainam po yan, ay meron din po tayong tanim sa, huwag yung, kumbaga, kung gusto nyo po siyang kunin, huwag nyo lamang po yung, yung pinakapuno niya. Itanim nyo sa isang paso, kasi ganyan din po ang ginawa ko. Lumago po siya doon sa isang paso, at napakaganda, dahil pag ito po ay namumulaklak, ay hitik na hitik, parang ano po siya, parang damo, kung tingnan, kasi kung saan-saan po siya nasibol. Pero ito po ay kumamunga, ay parang akala may maliliit na pinong ubas na kulay berde kapag hilaw at kapag nahinog ay kulay pula na kadadami. Madaling ano rin po yun. Tingnan-tingnan nyo sa inyong paligid. Yun po eh, marami rin po mga tinatawag na money tree. At dito po sa amin sa tapat na, pinakita ko na rin po yan sa inyo. Merong money tree na yung dahon po niya ay batik-batik po siya. Parang meron siyang yellow at saka green. Tapos, pag yan daw po ay, kasi sa amin ngayon, napakarami po na bulaklak. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ito po mga bossing ko ay isa sa mga tinatawag na money tree. Ayan, ganoon na po siyang kataas at umaabot na siya dun sa aming kisame. Ayan po siya. Kung mapapansin niyo po mga bossing, napakarami po niya mga bulaklak. Ayan, yan po yung mga bulaklak po niya. Yan po isa sa mga pangitain. Kapag po marami siyang bulaklak, ibig sabihin may darating po sa inyong swerte. At siya po ay nakaharap po dito sa aming main door. Ito po yung main door po namin. Ayan.
ayan po niya. Sumisimbolo po yan na may darating na blessing. Yan po ay isa sa tinatawag na money tree. Ito po yung sinasabi ko na ang dahon po niya ay nagbabatik-batik. Kapag nakakita kayo ng ganito ng mga dahon, swerteng halaman po yan. Mapapansin niyo po yung mga ano namin, ayan, may iba't ibang kulay, hindi lang siya purong green. Ayan. At ito naman po, yung mangkok, kung tawagin, mangkok na no, nakasahod po siya, yung pinakadahon po niya. At ito yung aming kawayan. Ayan po yung aking, at ito yung aking laurel at cinnamon. Ha, ito po, money tree rin po yan. Ayun po yun, mga bossing. Yun po ay isa sa mga money tree na tinatawag. Ngayon, yan po ay sumisimbolo na kapag marami po siyang bulaklak, ibig sabihin may swerte paparating sa inyo at tunay po yan, mga bossing. Dahil yan pong halaman na yan, noong mga panahon at sobrang krisis po kami, wala man lang kahit isang bulaklak na makikita ka dyan. Pero nung unti-unti nga pong nag-grow at nai-improve po namin ang aming pong pamumuhay, ay dumadami po siya ng dumadami. At nung isang araw nagulat kami, napakaraming bulaklak. At tunay naman na may dumating po sa amin na blessing po muli. Kaya ako po sa inyo, mga bossing, huwag po kayo mapawawala ng ganyan. At itapat nyo po siya sa mismong main door po ninyo. Kung wala po kayong kakayahan na walang space doon sa inyo pong main door, bumili na lang po kayo ng isang paso at ilagay nyo po yan sa inyo pong gilid ng inyo pong main door or kaya po ipasok nyo po sa loob ng inyong tahanan. Kasi ako po dati, may ginawa ako, kaya lang talagang sinacrifice ko yung isa kong ginawang ano kasi may ginawa po ko doon, may itinusok ako. Pero kasi parang basta may ginawa po ako doon na medyo nalanta po siya. Tapos, na nilabas ko po siya, pero okay na po muli. Kasi yan po, malaking tulong po sa ating buhay. Kung nalalaman nyo lang yung mga iba pa na pwedeng gawin natin dyan sa ating mga money tree, yan po ay napakalaking halaga na meron kayong money tree sa loob ng inyong tahanan at maging sa harapan, sa mismong gate po namin, ay meron din po yan na nakahilera-hilera po yan. Ngayon, yan po ay isa sa mga napakaganda na meron po kayo sa inyong tahanan. Kaya sinishare ko po ito sa inyo dahil hangad ko na lahat po tayo suswertihin. At pagkatapos, ganun din po yung magnolia plant. Ang magnolia plant, mga bossing, ay maraming ganyan. Magtanong po kayo sa may halaman nandyan sa malapit po sa inyo. Yung mga nagtitinda ng halaman, magnolia plant, tanong nyo po. At ganoon din po yung mga herbs. Yan, hindi ko po napakita sa inyo yung mga herbs kung mga nakahilera po doon sa may gilid na may pintuan, sa may papuntan sa may bintana. Ito po ay ang rosemary. Huwag na huwag po kayo mapawawalan nito. Rosemary, basil leaves or basil plant, oregano at saka peppermint. Yung mga halaman na yan, mga bossing, kahit mga isang puno lamang, mura lamang po yan, ay meron po kayo sa inyong tahanan. Walang dahilan para po ang mga problema po ninyo ay tatambayan ninyo. Mabilis pong lumalayo po ang mga bad spirit or kaya po pag may dumarating sa inyong problema, yung problemang yan, yung malas ay magiging swerte pa kaya yan ay magaganap sa inyo. Kumbaga lagi kang iaadya. Kami nga po ay na-amaze dahil nga po sa datrati wala akong mga ganyan or wala akong time sa mga ganyan kasi iba nga po ang hasi ko. Ang hasi ko yung pag titinda ng mga damit kasi mahilig nga po ako sa mga damit at saka may tinda rin po kami 925 dati na silver, alahas na ginto, mga passion na alahas, kung ano-ano po aking mga ano pati mga pagkain, kung ano-ano nga po habi ko nga po sa inyo, nagtinda pa kami ng kwek-kwek, ng fishball, kalamares, yung sinasaw-saw sa suka, marunong din po akong gumawa ng mga ganyan, halos lahat yan naraket ko na, ultimong pagawa ng ice candy, iba't ibang flavor po niyan. Ayan, pero sablay lagi. Bagamat patok po sa ano, malakas ang benta, pero may mga crisis na dumarating, kagaya nga na nag-iba kami ng MMDA. Pero mula po nang nag-focus po ako sa mga pampaswerte, maging sa mga halaman po, at ganun din sa pag-aalaga ng hayop. Kagaya nabanggit ko nga po sa inyo, dati-dati may pusa lagi pumunta sa amin. Naghanda pa po talaga akong mainit at tubig, binuhusan ko po yan. Nako, sunod-sunod po ang negatibong dumating sa amin. Pero noong kami nga po, sobrang worst na yung mga pangyayari. Naging mabait ako sa kanila. Yun nga po yung mga pispis namin kasi syempre may aso po kami, hindi naman nakain ng mga pispis. Doon ko nihahagi sa kabila. Kaya dito sa kabilang bakod po namin, yung may bakanti po dito,
Diyan po ay ang daming nakaabang ng mga pusa kasi nga po diyan kami nagbibigay ng mga pispis po namin, niyagis po namin diyan. At kada umaga meron din po diyang itim na pusa. 'Yon. Tapos nung naging mabait po kami sa mga ganyan, ay nagsunod-sunod din po mga blessing na dumating. Ayan, kumbaga, shinare ko na po sa inyo lahat, hindi lamang sa halaman. Kasi once na ikaw po ay isa sa napakahilig sa pampaswerte, maging mahilig na rin po kayo mga bossing sa pag-aalaga po ng halaman na may buhay. At ganoon din po yung mga pusa, ayan, aso, yung mga hayop. Basta may mga may buhay na yan, yan po ay napakaswerte. Magbibigay po yan ng swerte sa atin. Once na tayo po ay nag-aalaga sa kanila at mabait sa kanila, may balik din po itong maganda sa atin. Kagaya nang nabanggit ko nga po sa inyo, kapag po kayo ay nagagalit sa isang tao, mainam, instead na kayo ay magalit manalangin ng masama, panalanginan nyo na lang siya ng maganda, maganda ang balik sa kanya, at maganda rin po ang balik sa inyo, tripling balik po sa inyong maganda. Pero once sa kayo na nalangin ng pangit, tripling balik po sino na nalangin ng pangit. At bagamat tatalab din doon, kaya lang may tripling balik naman sa inyo. Kumbaga, may karma yung balik. Kaya wag na po nating intindihin po yung mga negatibo, dito po tayo sa mga magaganda. Yan po ay mainam na meron po kayong mga halaman na ganyan. Simpleng mga halaman na aking mga nabanggit, pero napakaswerte yung mga bossing. Kaya wag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Magtanong po kayo, kagaya na pinakita ko po sa inyong ganon. Screenshot nyo po siya at ipakita nyo po siya sa halamanan. Yan po ay napakaswerteng halaman once na meron po kayong ganyan sa inyong tahanan. Tapos, ang gawin nyo po mga bossing, kaya rin po namulaklak po yan. Kasi dati wala nga po akong time. Ako po mahilig nga din sa paghahalaman. Inaalasan ko lagi siya ng mga tuyo na dahon, tapos inaalog-alog ko ang puno. Sa ikaw, gising-gising, bigyan mo kami ng swerte. Ganon, kausap-kausapin nyo po kasi may buhay din po yan na naririnig din yan. Nakarinig na ba po kayo ng ganon na kakausap-kausapin yung halaman? Tunay po yon mga bossing. Kasi ako nag-wish din sa kanya na bigyan ako ng swerte. Sabi ko, di ba, money tree ka, bigyan mo naman ako ng pera. Bigyan mo naman ako ng swerte. Tapos inaalog-alog ko po, tinitrim-trim ko po siya. Kaya lang hindi ko po siya na tinrim na ano. Parang napansin ko, mentras siya lumalaki, mentras may dumarating sa amin blessing. Kaya huwag nyo na po siyang ititrim. Huwag nyo nang puputulin. Alasan-alasan nyo na lamang siya ng mga tuyong dahon. Tapos alug-alugin. Tapos diligan po palagi. Ewan ko na lang kung hindi po kayo pasukin ng swerte. Yan po ang ilan sa mga halaman na magbibigay po sa atin ng swerte. Higit sa lahat kung yan po ay nasa tapat na ating main door or nasa loob na ating tahanan, at ganoon din po sa tapat na ating gate. Yan po ay, or kaya sa ating pong gate, yan po ay magbibigay sa atin ng swerte. Dahil yan po ay naganap sa amin, mula nang yan po ay ganoon ang akin laging ginagawa sa mga halaman. At ganoon din po yung tinarir ko yung mga halaman ng mga pampaswerte. Meron din po kung may nagbigay akong bossing ng cinnamon plant. Yun na nga po yung pinakita ko po sa inyo. Tapos yung katabi nun, puno ng laurel. Medyo may pagkamahal nga lang ang puno ng laurel, pero the rest yung iba, murang halaga lang naman po. Ilang po guys, salamat po sa panonood, and don't forget subscribe my channel. Kung kayo po mga bossing inininiwala sa mga pampaswerte, lubusin nyo na po mga bossing para lalo po tayong swertin. Salamat po!